Mga kabayan, sa video ito, pag-uusapan natin yung parricide, infanticide, murder, at saka yung homicide. Yan pong apat na yan ay mga uri ng krimen kung saan ang isang tao ay nakapatay ng isang tao o ng ibang tao. Pag-aaral po natin, kasi para po malaman natin ang kaibahan ng itong apat na to sa isa't isa, kung nanonood po tayo ng mga kabalita sa TV, o kaya po nakikinig tayo sa dyaryo o sa radyo o nababasa tayo ng dyaryo, minsan po makikita natin sinampahan ng kasong murder yung akusado, sinampahan ng homicide. Eh ano ba kaibahan ng mga yun? Tingnan po natin. Ang parricide po ay isang uri ng pagpatay. Pero dito po ang mahalaga nating tandaan, para simple lang, ang biktima po dito ay yung sariling ama, ina, anak, o kaya po yung ascendant, yung ninuno, o kaya po naman yung descendant, yung apo, o kaya yung sariling asawa noong suspect or noong akusado. So kung iyan po ay ang mga biktima ay isa o ilan dyan sa mga nabanggit na yan, ang kaso po ay parricide. So kung halimbawa po dalawang tao ang gumawa ng krimen, yung pong isa sarili niyang ama yung biktima, yun naman pong isa ay barkada niya, edi as far as yung anak ng father, ang pwede ikaso ay parricide. As far as yung barkada niya is concerned, depende po, titingnan po natin ang attending circumstances o wala. Pero pwede pong murder o pwede rin pong homicide. Sa ngayon po, sapat na munang malaman natin na ang parricide, dapat ang biktima ay sariling magulang, anak, ascendant or descendant or asawa noon mismong gumawa ng krimen. At ang parusa po dyan ay reclusion perpetua to death. Since wala pong death penalty sa atin ngayon sa Pilipinas, so ang maximum imposable penalty po dyan ay reclusion perpetua. Banggitin ko lang po, ang reclusion perpetua po ay hindi life imprisonment. Ang reclusion perpetua po ay 20 years and 1 day up to a maximum of 30 years. So ang penalty po ay pagkabilanggo ng 20 taon at 1 araw hanggang 30 taon. Ano naman po yung infanticide? Ang infanticide po ay pagpatay ng isang biktima na ang edad ay mababa sa 3 araw. O ito po yung mga baby or infant na ang edad ay less than 3 day old. So kung ang biktima po ay less than 3 day old, ang maipapahal po natin kaso dyan ay infanticide. Pero kung ang gumawa po ng krimen ay yung ina noong bata, anong dahilan niya para itago yung kanyang kahihiyan dahil doon sa pagkabuntis niya o dahil sa pagkapanganak niya doon sa bata, mag-iiba lang po ang penalty. Ang kaso po ay infanticide pa rin, pero ang penalty po medyo mababa ng kaunti. Kasi po ang infanticide, ang penalty ay reclusion perpetua, 20 years and 1 day to 30 years. Or kung may death penalty, pwede pa po ang death penalty. Pero kung ang suspect po ay yung nanay mismo ng biktima, ang sabi po dito, ang penalty ay presyon mayor in its medium period. Yung po medium period ng presyon mayor, 8 years and 1 day to 10 years. At yung po maximum period ay 10 years and 1 day to 12 years. Kung ang nakagawa po ng krimen ay yun naman pong lolo at lola ng bata sa mother side, maternal grandparents, again, ang kaso po ay infanticide, pero ang penalty po ay reclusion temporal. Medyo mababa po sa reclusion perpetua. Ang reclusion temporal po ay pagkabilanggo ng 12 years and 1 day up to a maximum of 20 years. Importante pong makita natin ang kaibahan. Kasi po, yung reclusion perpetua, 20 years and 1 day to 30 years, wala pong parol yun. Pero yung pong reclusion temporal, mas mababa po yun ng kaunti doon sa reclusion perpetua. Kasi po ang reclusion temporal ay 12 years and 1 day to 20 years. May parol po yan. So may pag-asa pong makalaya yung akusado or yung convict kung sakasakali pong yan ang maging penalty na impose sa kanya. Murder. Para po malaman natin yung murder, kung murder ang ikakaso natin, dapat po natin isipin, sino ang biktima? Ang biktima ba dito ay sariling magulang, sariling anak,
o sariling asawa o sariling ascendant o sariling descendants noong suspect or akusado? Kung ang sagot po ay yes, parricide po yun. Kung ang sagot po ay no, hindi, maaari pong murder or homicide. Isa pa pong tatanungin natin, ang biktima ba ay less than 3-day old? Kasi kung less than 3-day old, infanticide po yun. Napag-aralan natin a while ago. Pero kung ang biktima po ay 4-day old, hindi na po siya magkakwalify as infanticide. So, pwede pong murder or homicide. Ngayon, ang murder po, para masabi nating murder ang isang pagpatay, kailangan pong merong mga attending circumstances. Ano po yun? Andito po, nakalista po ito sa Revised Penal Code, Article 248. Ano po yun? Treachery. Kung ang pagpatay ay ginamitan ng pagtataksil, paggamit ng superior strength, paggamit ng mga armadong tao, paggamit ng pamamaraan upang mapahina ang depensa ng biktima, paggamit ng pamamaraan para hindi matukoy o maitago yung krimen. Halimbawa po, ginawa mo yung krimen, inabangan mo sa isang madilim na lugar para hindi ka makilala o hindi ka mahuli. Ano po yung attending circumstance? Kung halimbawa po merong kaugnayan ito sa pera, sa reward o sa promise. Kung ginawa ng suspect yung krimen dahil pinangako siyang babayaran siya, bibigyan siya ng reward, o kaya po naman may pangako sa kanya na mapopromote ka sa trabaho or bibigyan kita ng lupa, yan ang dahilan kung bakit niya ginawa yung krimen. Yan po ay circumstantia that will elevate the crime from, let's say, homicide to murder. Ano pa yung pangatlo? Sa panahon ng pagbaha, sunog, poison, explosion, pagsabog, shipwreck or stranding of a vessel, pagdiskaril ng mga tren, mga kotse, mga locomotive, LRT, MRT, ano pa, pagpapabagsak ng eroplano, helicopter, o kaya paggamit ng sasakyang di motor o yung mga kotse, vehicle, paggamit ng pamamaraan na magre-resulta sa malaking pagkawasak at pagkasira. Ano pa? Sa mga panahon ng kalamidad, yung kaninang nabanggit natin. Ano pa? Sa mga panahon ng paglilindol, pagputok ng bulkan, sa mga cyclone, tornado, typhoon, sa panahon ng pandemya, public calamity, yan, dyan mo ginawa yung krimen. Baka mag-elevate yung homicide to murder. Ano pa? Evident premeditation. Talagang pinagplanuhan at pinag-isipan mong mabuti na gagawin mo yung pagpatay. With cruelty, deliberately and inhumanly augmenting or aggravating yung circumstansya o pagpatay dun sa tao o dun sa kanyang bangkay. Yung pong iba, nag-away sa kalsada, bumunot ng patalim yung biktima, hinabol yung suspect, kaso mas magaling makipag-away yung suspect, nakuha niya yung panaksak, hinabol niya ngayon yung biktima na originally iyon yung may hawak ng panaksak at nasaksak niya. Nung masaksak niya, bumagsak, pinagsasaksak pa niya ng todo. So in that case, ayun na po yung cruelty na ginamit niya. Ano pa po? Alimbawa po, napatay na, tapos pinungusan pa ng taing niya. O kaya po naman, pinutulan o tinanggalan pa ng ari. Pwede po natin masabi yun, ha? Deliberately and inhumanly augmenting the suffering or outrading, scoping up his from person or corpse o yung bangkay. So, yan po yung murder. Ang kaso kong murder, ang penalty imposable po dyan kung mapapatunayan ay reclusion perpetua to death. Ano yan? Again, yung reclusion perpetua po ay imprisonment of 20 years and 1 day to 30 years. Homicide. So, kung alam na po natin kung ano yung parricide, alam na po natin yung infanticide, alam po natin kailan nagiging murder, yung pong hindi papasok dun sa tatlong yon, homicide po yon. At ang penalty po sa homicide ay reclusion temporal or imprisonment of 12 years and 1 day to 20 years. Importante po itong difference na to or distinction na ito between
itong tatlong ito at saka yung homicide. Bakit po? Tandaan po natin dito sa tatlong ito, parricide, infanticide, murder, ang penalty po, reclusion perpetua. Wala pong parol. Pero po, kung homicide yan, ang penalty po ay reclusion temporal, meron pong parol yan. Pwede pong makalaya yung tao within this period. Lalo na po, natatandaan ko ng mga nagdaang panahon, meron ako narinig na good conduct allowances. So, kung mabait, nagpakita ng pagbabago o remorse yung tao sa kulungan, eh pwede po, baka po magkaroon ng pag-asang mabigyan siya ng parol. Ngayon, magbigay po tayo ng halimbawa or isang short story para makita natin paano ma-i-apply natin itong napag-aralan natin na ito. Ito po ang aking maliit na kwento. May party kina Pedro na gaganapin sa susunod na buwan. Si Pedro, inimbita niya si Juan sa party. Tapos nabalitaan ni Juan na inimbita rin pala ni Pedro si Jose. Eh si Jose mortal na kaaway ni Juan. At dumating nga yung araw ng party, pumunta ngayon doon si Juan. Bago dumating yung araw na yon, sabi ni Juan, pagkakataon ko na pag nagkita kami ni Jose doon, patatahimikin ko na yung taong yan para hindi na niya ako guguluhin. May mangyayari sa kanya. Yun ang inisip niya. Bumili siya ng baril, nag-aral siya magbumaril, at pinaghahandaan niya talaga na pagdating ng party, may mangyayaring hindi maganda kay Jose. At dumating na nga yung party. Pagdating ni ni Juan doon sa bahay ni Pedro, nakita niya si Jose. E di, kinaibigan muna ni Juan si Jose. Naisip ni Juan, mahinang uminom tong si Jose, painumin natin ang painumin. Nilasing niya. Sabi niya, pag ito nakain, mahina naman tong uminom, madaling malasing to, hindi ito makakalaban sa akin. Hindi ito makakaporma sa akin mamaya. Pag nung lasing na si Jose, niyayapan niya to. Jose, magmanigarilyo tayo dito sa labas. Dinala niya sa isang iskinita na madilim. Hating gabi, walang ilaw yung iskinita. At doon niya, biglang sinaksak si Jose. Hanggang sa mapatay niya si Jose. Dahil nga madilim, walang kang nakakita sa kanya, tumakbo siya. Pagdating niya dun sa dulo ng isinita, nakasalubong niya si Mario. Sabi ni Mario, bakit ka nagtatatakbo? Ang sagot ni Juan, wala kang pakialam. At nagtalo silang dalawa, nag-away, nagsuntukan, hanggang sa bumagsak yung baril ni Juan, nadampot ni Mario, nag-wrestling sila, naagaw ni Juan yung baril kay Mario, at naputukan niya si Mario hanggang sa siya ay namatay. Napatay niya si Mario. Dahil sa pagkalito, tumakbo si Juan. Nakita niya mayroong nakapark na kotse. Sabi niya, kailangan ko ng kotse para mabilis akong makatakas sa lugar na ito. Sa loob ng kotse, naghihintay sa asawa niya si Petra at saka yung anak niyang si Junior. Kapapanak ni Petra, kagagaling sa ospital. 2-day-old yung bata, si Junior. Inaalagaan niya. Hinihintay nila yung asawa niya kasi may binili lang sa tindahan. Tinutukan ni Juan, si Petra, at si Junior. Tinutukan niya ng baril at sabi niya, kailangan ko ng kotse, magsibaba kayo. Takot na takot ngayon si Petra at si Petra. Unfortunately, pagtutok ng baril kay Junior, bigla itong pumutok na sanhing ng pagkamatay ni Junior. Sa kalituhan ngayon ni Juan, nagtatakbo na lang siya hanggang sa nakarating siya sa kanyang bahay. Sinalubong si Juan ng kanyang asawang si Juana at tinanong, bakit ba ganyan ang itsura mo? Bakit humahangos ka? Sumagot na naman si Juan, wala kang pakialam, tigilan mo ko. So nagkaroon sila ng pagtatalo na nauwi sa pag-umpog ni Juan dun sa ulo ni Juana sa pader na naging dahilan upang ikamatay ni Juana. So dito po sa ating short story, apat po yung napatay ni Juan. Sino? Si Jose. Pangalawa, si Mario. Pangatlo, si Junior. Pangapat, si Juana. Ang tanong, ano po ang pwede nating ikaso ngayon kay Juan? Patungkol po kay Jose. At alamin po natin, si Jose ba ama ni Juan? Hindi. Ina? Hindi. Anak? Hindi rin po. Lolo ba niya to? Lola? Hindi rin po. Apo ba niya? Wala pong binabanggit. Ito bang si Jose ay asawa ni
Juan? Eh, definitely po, eh, hindi. Ito bang si Jose, eh, less than 3-day-old? Hindi rin po. Sa makatwid, kung hindi po father, mother, child, ascendant, descendant, hindi po pwedeng parasite. Kung hindi rin po less than 3-day-old, edi hindi rin po pwedeng infanticide. Sa makatwid, pagpipilian na lang po natin ay either murder or homicide. Meron po bang attending circumstance dito na masasabi natin magkakwalify ito sa murder? Tingnan po natin. Tandaan po natin, nung mabalitaan ni Juan na dadalo rin sa party si Jose, sabi niya, ah, panahon na para patahimikin si Jose. So, pinag-iisipan niya na, pinagpaplanuhan na niya. So, merong evident premeditation. In fact, bumili pa siya ng baril. Pangalawa, yung use of superior strength at saka use of means to weaken the defense. Tandaan po natin, pinainom niya, nilasing niya para hindi makalaban sa kanya, hindi makaporma. So, another element. Ano pa po yung pangatlong element na nakita ko dito? Dinalasan sa isang madilim na lugar, sa iskinitang madilim. Bakit? Para ma-afford ang impunity. Hindi siya makita, hindi siya ma-identify, hindi siya mahuli. Kasi po, yun, siyempre, pag may nakakita sa'yo, may ebidensya, may testigo. So, dahil po dun sa tatlong yun, sa tingin ko po, ito ay magkakwalify sa murder. Eh, ano naman po yung pwedeng kaso natin sa pagkapatay ni Juan kay Mario? Eh, tandaan po natin, ito ba eh parricide or infanticide? Again, hindi naman magulang, hindi naman anak ni Juan, si Mario, hindi naman asawa, hindi naman ascendant, hindi naman descendant. So, hindi pwedeng parricide. Hindi rin naman po pwedeng infanticide kasi hindi naman less than 3-day-old si Mario sa istorya natin. Eh, meron bang qualifying or attending circumstance? Sa tingin ko po, eh, wala. Bakit po? Eh, chance encounter po ito eh. Nag-away po sila eh. Eh, may dala siyang baril. Eh, tandaan po natin, yung baril ay dinala niya para kay Jose. At tandaan po natin, nabunot lang po na naputok lang niya po ng baril si Mario dahil po nag-agawan sila dun sa baril. So, sa tingin ko po, ito ay homicide. Pero, siyempre, may magagaling tayong mga piskal o prosecutor at mga investigador na gagawa sila ng paraan upang makakita sila ng butas para ma-elevate nila yung homicide to murder. So, depende na lang po yan dun sa mag-iimbestiga. Eh, ano naman po ang pwede natin ikaso kay Juan sa pagkakapatay niya kay Junior? Aba, eh, tandaan po natin na si Junior sa istorya natin ito ay less than 3-day-old. 2 days lang po, kagagaling nga lang sa ospital. So, sa makatwid, kung less than 3-day-old, infanticide po yan. At yung huli po, anong pwede natin ikaso kay Juan sa pagkakapatay niya kay Juana? Eh, si Juana po ay asawa mismo ni Juan. So, parricide. Parricide po yan. So, balikan po natin si Mario. Kung halimbawa po, yung pagkakapatay kay Mario ay nung naputukan na ni Juan, si Mario, bumagsak na. Eh, niratrat pa niya. Inubos niya yung laman ng kanyang magazine doon sa baril niya. Hanggang sa maubos yung laman, pinutukan niya ng pinutukan si yung katawan ni Mario. Ay baka po yan eh mag-elevate from homicide to murder. Kasi po, cruelty na po yun. Kumbaga, adding insult to injury. Patay na, pinatay pa niya ng todo. So, iyan po. Bakit kailangan po nating analisahin kung ito ay parricide, infanticide, murder, or homicide? Kasi tandaan po natin, kung ang krimen po ay parricide, infanticide, murder, ang penalty po na pinakamababa ay reclusion perpetua. At yan pong reclusion perpetua ay wala pong parol. Samantalang po kung ang krimen na ipapail natin, ang kaso na maipapail natin kay Juan ay homicide, ang penalty po na imposable dyan ay reclusion temporal, 12 years and 1 day to 20 years. At pwede pong magkaroon ng parol. So, sana po may natutunan kayo sa video ito. Ito po ulit ang inyong kaibigan na nagsasabi. Kung meron kang katanungan na gusto mong malaman ng kasagutan, edi pag-aralan natin.